Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na ninirahan, kundi sa Kapernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, sa lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, dadaan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hintil. Itong bayan na ahapuhan sa gitna ng kaliliman, sa wakas ay nakakita na maningning niyang liwanag. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa ilim ng kamatayan. Mula noon ay nangaral na si Jesus at sinabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong kasalanan sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa atin pong pagninilay, sa Ebanghelyo ho natin, maganda hong mapansin na yung bayan ho ng Neftali at Zabulon, hango ho sa ating unang pagbasa, ay ibinaba. Ngunit ang Diyos ang nag-angat sa kanila. Sa pamamagitan ng doon, nanirahan ang Mesiyas. Minsan din po magandang tanong sa buhay natin. Minsan may mga moment tayo na feeling natin we are low. Feeling natin ay ibinaba tayo. Pero sino ang mag-aangat sa atin? Sarili lang ba nating kalakasan? Kasi kung sarili lang tayo magtitiwala, parang mapapagod ka lang. Para kang tumatakbo sa isang karera na tila hindi natatapos. Pero kung nagtitiwala tayo sa Diyos sa buhay natin, alam natin na siya ang gumagabay sa atin. Siya ang nagiging saliga natin at ang source ng lakas natin bilang Kristiyano. Di ba? Kung sa Diyos tayo kumakapit bilang mga Kristiyano, kinikilala din natin na ang Diyos ay ang lakas natin. Ang Diyos ang sinasaliga natin sa buhay. At ang Diyos din ang gabay natin sa buhay natin. Kasi kung sa sarili lang tayo magtitiwala, we are so confident about ourselves, minsan, yung overconfidence, delikado din yan. Pero kung confident tayo sa grasya ng Diyos sa buhay natin, sabi nga ay, wala naman talaga tayong dapat ikapangamba. Kasi ang Diyos ang ating saligan. Ang Diyos ang ating lakas. Maganda mapansin po sa ating Ebanghelyo, si Jesus ho ay nagpahayag. Nagsimula na ho siya sa kanyang misyon. Pinapahayag na niya ang mabuting balita at kasama din po ng pagtanggap sa mabuting balita ay ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Magandang hamon din ho ito sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon. Hindi lang natin pwedeng sabihin, Lord, tinatanggap kita,
Lord, tinatanggap ko ang mabuting balita mo, pero ang buhay mo naman hindi nagbabago. Hindi po pwedeng magsabi na, Lord, sumusunod ako sa iyo, naniniwala ako sa iyo, pero hindi ka naman lumalago sa kabutihan. Ang dalawang ungo yun ay magkarugtong. Ang ating paniniwala kay Jesus, ang ating patitiwala sa kanyang salita, at hinahayaan natin yung salita niya ang humubog sa ating buhay. Ang kanyang salita ang humubog sa ating puso. At pag salita ho ng Diyos ang humubog sa puso natin, ano nangyayari? Nagbabago ho ang ating kalooban. Nagbabago po ang ating asal at ugali. Kaya ho ang pakikinig sa salita ng Diyos ay may bunga sa bawat sa buhay natin bilang Kristiyano. Ang ating pagtalima ho sa salita ng Diyos ay may bunga ho sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Lumalago tayo sa kabutihan. Lumalago ho tayo. We are able to grow. Nagiging mas mabuti ho tayo. Nagiging mas mapagmahal ho tayo. Mas nagiging mas maunawain ho tayo. Doon ho nakikita ang bunga ng mabuting balita sa buhay natin. Nakikita ito sa pagtalikod natin sa mga pangit nating gawi tungo sa pagbabago ho ng buhay. At sana po ito ang humamon ho sa atin bilang Kristiyano ho ngayon. Ang pagyakap ho natin sa hamon ng pagbabago ho ng buhay sa ating pagtahak at pakikinig sa salita ng Diyos, sa ating pagdanais pagsunod kay Jesus, nagbabago ho ang buhay. Hindi man ho nabanggit sa pagbasa ho ng Ebanghelyo, pero kung babasahin ho natin ang buo, ang Ebanghelyo ho sa araw na ito ay nung tinawag ho ni Jesus ang kanyang mga alagad na sina Pedro at si Santiago at Juan, ang una ho nilang ginawa ay tinalikuran nila ang dati nilang pamumuhay. Iniwan ang mga lambat na siyang hanap buhay nila at sumunod kay Jesus. Ito din po ang paanyaya sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno ngayon. Tinatawag tayo bilang kanyang mga anak. Tinatawag tayo na sumunod sa kanya. At kasama ng ating pagsunod ay ang pagtalikod natin sa ating dating gawain, dating pamumuhay. At lumalakad tayo sa pagbabago ng ating buhay. Nagbabago ang buhay ng isang deboto na buong pusong sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno. Tinatalikuran ng kasalanan, lumalago sa kabutihan. Amen. Tumayo po ang lahat.